Magandang umaga, ako si Rambo Talabong. Ang nakikita nyo ngayon ay ang Imus Grandstand. Nasa Imus, Cavite tayo ngayong araw para i-cover ang campaign launch, ang proclamation rally ng Sotto, Lacson, Lacson-Sotto tandem para sa 2022 national elections. Kung makikita nyo, wala pa masyadong tao ngayong oras na to. Maaga tayong dumating para makita ang venue at malaman natin kung ano mahalagang detaling dapat malaman natin at saka ng publiko para dito sa kampanyang to. Malaking araw itong araw natin ngayong pupunta tayo dito sa Cavite dahil ito ang first day ng campaign period. 90 days bago ang eleksyon. Merong 90 days ang ating mga kandidato para kanilang ipakita sa publiko na sila dapat ang iboto. At ako si Rambo Talabong, ang kino-cover ko ay si Senator Spanfilo Lacson at saka si Senator at saka Senate President Tito Sotto III. Malaking tandem sila at ito nga, nasa Cavite tayo ngayong araw na to, ito ang hometown ni Senator Spanfilo Lacson. Kitang-kita niyo itong venue, ang laki niya. Mukhang sasabihin ng mga tao, pwede may violation ng quarantine protocols, pero ang sabi sa atin ng mga organizers na nakausap natin, walang violation ito sapagkat nakipag-coordinate sila sa local government unit. Gusto ko ipakita sa inyo kung anong itsura dito ngayon ng campaign venue, ng campaign launch venue ng Sotto-Lacson campaign, Lacson-Sotto campaign. Lakad lang tayo. Malawak talaga siya at napakarami mga upuan. Kung makikita nyo, talagang meron namang social distancing. At talagang sabi ng coordinators na nakausap natin, yung local government unit mismo ang nagsabi sa kanila na tama naman daw yung social distancing na kanilang ipapatupad mamaya. Ang inaasahan ng ating ng campaign team na nakausap natin ay hihigit sa 4,000 na mga supporters ang dadalo mamaya sa campaign launch ni Lacson-Sotto tandem. Anong oras ng kanilang launch? 5 p.m. Pero buong araw silang nandito. Aattend sila ng misa mamayang 3 p.m. sa Imus Cathedral. Pagkatapos noon, ay pupunta sila dito sa Imus Grandstand kung saan sasalubungin sila nga ng libo-libo mga taga-suporta. Kanina, dumating kami nang maaga nga at nakita natin na marami silang hinahanda pa hanggang ngayon. Kita mo rin sa likod natin? Kita nyo rin sa likod natin ngayon? Meron pa mga hinahanda ang team ng Lacson-Sotto tandem. At doon kanina may nakita kaming napakalaking tarpaulin ng mukha ni Senator Spanfilo Lacson para ipakita ang kanyang mukha. Habang papunta dito sa Cavite mula sa Maynila, napakaraming mga tarpaulin din ng kandidato na nakita natin. At kung matatandaan natin, isa sa highest spenders para sa campaign materials at sa advertisement si Senator Spanfilo Lacson at saka Sotto. Nung nakausap naman natin si Senator Lacson, sabi naman niya, ang mga tarpaulins na nakikita nyo kung saan-saan, na napakarami, mga advertisements sa Facebook din, ay dahil sa kanyang mga supporters. Hindi naman talaga necessarily daw galing sa kanyang campaign funds. So, buong araw tayong nandito para sa coverage ng Lacson-Sotto campaign. Ang kanilang partido ay ang Partido Reforma para kay Senator Spanfilo Lacson at Nationalist People's Coalition para kay Senator Sotto. At meron din silang Alliance National Unity Party. Malalaking partido ito at inaasahan natin na marami pang mga campaign events na mangyayari. Pero ngayong araw, ito ang simula para kay Senator Spanfilo Lacson at saka Senator Sotto para sa kanilang campaign para patunayan sa mga Pilipino na sila dapat ang inyong iboto. Ang kanilang gustong sabihin sa mga Pilipino ay sila ang pinakang mayroong karanasan sa lahat ng mga kandidato at umaasa sila na makita ng mga tao ito. Kahit na hindi ganong kataas ang kanilang mga showings ngayon sa survey, hindi ganong kataas ang kanilang mga numero, umaasa nila simula sa araw na ngayon, na kanilang may papakita sa mga Pilipino na sila ang pinakakalibikado dahil napakarami mga taon na nilang ang kanilang ginastos para serbisyo sa mga Pilipino. At uulitin ko nga, ito talaga ang main campaign venue. Sabi nila, walang violation para sa quarantine dito. At inaasahan nilang makinig kayo, manood kayo kung ano man ang mangyayari sa kanilang campaign launch. Ako si Rambo Talabong. Ito ang ating start of coverage ng 2022 campaign, 2022 elections. Sundan nyo kami. Maraming salamat.